high ground. So good afternoon mga ka-TH. So welcome back ulit sa ating channel. So dito tayo mga ka-TH sa isang followers natin na nagpatulong sa kanyang site. So mga ka-TH, bago ang lahat, gusto ko munang batiin ng mga nagpa-shoutout sa atin. Shoutout kay si Saridon, at saka shoutout kay Rogers Ventures. Shoutout sa iyo bro, lagi kayong nanood sa ating vlog. At saka shoutout kay Online Shop Unbox. Shoutout kay Saldi Haner, Justoni ATB, at saka kay Jomari Abila, shoutout sa'yo bro, solid na supporters natin. Joseph Dumalaikos, Pinoy Metal Detecting, Mira Treasure Hunter, Dance the Nature Lovers TV, shoutout sa'yo bro. Shoutout kay Saturnino Galvis Jr., shoutout kay Victor Vlog, shoutout kay Michael Sopilanas, shoutout kay Edgar Talantad, shoutout kay Domingo Cultivo, at shoutout kay RME TV. Solid po itong nanood sa ating vlog. Blaining Heart Vlog at Bukidnon TH, at saka kay Rini Vlog. So maraming salamat sa inyong suporta mga ka-TH. So ito mga ka-TH, dito tayo sa ating isang followers natin na gustong ipa sorbi itong lugar niya mga ka-TH, at saka tinulungan natin siya. So mga ka-TH, sa pagagandang location po ito, napagandang mga markers. Meron na po nakakita nito mga ka-TH, kasi naipos na po niya ito, pero malapit lang to sa akin. So sa akin po siya naghingi ng tulong para po makita natin kung saan ba talaga ang saktong deposito dito. So mga ka-TH, bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo. Shout out, maraming salamat sa lahat. So ito mga ka-TH, kung titingnan natin lugar, ito ay nasa high ground. Ayan mga ka-TH. So dito, ayusin ko lang yung video ko ha. So dito mga ka-TH ay, yan po ay sapa dyan, papunta doon. So ang sapa niya mga ka-TH, parang pag ganun siya. Litter Y nandun mga ka-TH, yung isa nandun, tapos yung isa dito, tapos yung dulo dito. So yan mga ka-TH. So ito mga ka-TH, high ground. Yan mga ka-TH, it's a Old Century Mingo. So pati itong isa mga ka-TH, at saka mayroong isa. So dito mga ka-TH, merong ano dito, mga dating puno na rin na naputol na. Itong lugar na ito mga ka-TH, maliit lang ito na ginawang garden ito. Hindi ito sakahan ng mga ano. Garden lang ito mga ka-TH, yan. Kita nyo. Yan. Puro mga sili. Ito kalabasa. Yan. So maliit lang na lugar ito mga ka-TH. So dito mga ka-TH, papakita natin sa inyo yung magandang marker. Stone marker. Ito mga ka-TH. Yan. Ayan mga ka-TH, yung hinukay. So ito kuan, tawag niyan, nung inararo to, hindi pa nakita. Hindi pa nakita. So nakita ito nung binaklas na natamaan ng daro. So hinukay ng puti para makita. So ito mga ka-TH, ito yung mga bato na boulders na parang tinambak siya dito. Tinambak siya. So nakalock siya dito mga ka-TH, may nakalock dito. Tapos yan, parang sinapin siya sa taas. So Col, pwede ba ito maano? Mahukay natin kunti yung gilid. Ito dito banda. Yung pala, na, dala na yung pala. So ito mga ka-TH, ito. May triangular siya na biak. So may mga kwadrado, yan, kwadrado. So kung makikita nyo mga ka-TH, ito napakagandang pagka biak ito mga ka-TH. Yan, mga pagandang biyak. So ito may mga, ito may alkitran dito na nakaguhit din.
nakalit straight at saka isang sanga. So ang entrance siya mga katits, tinapal siya sa taas. Ayan. So dito mga katits, yan yung purma ng ano, hindi nagagalaw to mga katits. Hindi pa nagagalaw to. Meron na rin to sa ano mga katits, sa post. Ipinost to nung ano, nung ayan yung may-ari na yan. Pinost niya ito. Pero sinabihan ko siya huwag masyadong i-public kasi baka ma-compromise yung lugar. So ito mga katits, kung nakita nyo, pabilog. Pabilog siya. Para siyang buong bato na hiniwa. Yan, hiniwa. So may nakakita na rin dito sa ano, sa pinost niya. Tapos sabi ko sa kanya na huwag na masyadong i-public. So ayan mga katits, pupuntahan natin yan, yung tatlong puno na yan. Pupuntahan natin mamaya. So ito mga katits, may anchor lock dito na mga bato rin na dito banda. So ito mga katits, hindi ko nagagamitan ng kumpas. Hindi ko na si kumpas kasi ito totoo lang mga katits. Ang pagre-reading ng kumpas at saka pagtama ng mga pointer sa pahiwatig ng bato. Hindi tayo nakakasiguro kung yun na ba talaga ang tamang target. So, ayan. Itong mga katets, itong mga butas na itong mga katets, malalalim ito. Sinukatan namin ito kanina. Kasi bago namin ito, ano, ayan. Ayan, malalim ito mga katets. Ayan. Ayan, malalim. Ayan. Malalim yung katets, ayan. Ito, malalalim ito. Malalim ang mga butas. So, ayan, malalim yan. So, ito malalim mga butas. So, ito yung mga butas dito mga katits na malapit doon sa yung hinukay niya. So, kung makikita nyo mga katits, maliliit lang ang bato dito. Ayan, maliliit lang. Wala kang makikita ng malalaking bato. So, ito, maliliit lang siya na bato na may mga butas-butas. So, kadalasan din na nakuha ko, na-encounter ko ng ganito, na may mga ganitong butas-butas siya na malalim. Madalas na nasa ilalim. Kasi may nakuha na rin ganyan. So, ito mga tits, lapitan natin yung ano, isang century tree. So, sa akin mga katits, titingnan ko lang yung ano, lugar kung legit siya na may Japanese marker na ginawa. Yun yung pinaka-importante sa akin mga katits. At saka gagamitan ko ng ground scan. So dito mga katits, itong century tree na ito, ayan kung makikita nyo mga katits, ayan century tree na ito, meron din nag-scan-scan dito na gumagamit ng dowsing rod ang sabi niya. So, nung tinawagan ko siya, sabi ko, magmula doon sa, ayan mga katits, magmula yan sa hinukayan niya, at saka yan siya, parehas ang layo niya ng mga 20 meters lang mula doon papunta dito 20 meters magmula dito papunta na sa hinukayan niya yung may mapsun 20 meters so sa gitna wala akong nakikitang kakaiba sa gitna ng triangle. So ito mga katiets, kung basihan natin yung direction ng kompas, ito yung north, ito yung south sa likod ko, east and west sa kaliwat kanan ko. So ayan mga katits, so dito banda sa south, ito yung sabi ko sa tinawagan ko siya na idigtis mo. So ayan ay may nakikita sila mga katits na marker sa ilalim. Ayan yung idigtis nila yan. So ang idigtis nila mga katits, nasa ano lang hanggang ano lang ng tao, pag tumayo ang tao sa hanggang ulo lang. So dito mga katits, meron tayong nakikita ditong bato na biak. Ayan. Ayan, biak na bato. Nahati siya na tatlo. So, ito yung buo. Ito yung buo, ito yung buo. So, ganyan siya. Nahati siya. So, kung i-direction natin yung ano mga tits, i-direction natin itong butas na malaki na biniak. So, ayan. Makikita natin mga katits. Ayan. Ayan, tumbok siya sa mangga. Yon, sa mangga na yan. So, diretso sa mangga. So, ibig sabihin ito, hindi siya line up dito. Hindi siya line up. So, ito lang nagiging reference niya. Tumbok doon sa
isang century mango na yan. Yan, kung makikita nyo yung biak yan. Ayan o. Oh. Yan, sintro mga katiits. So, itong bato na ito nahati sa tatlo. So, ibig sabihin, pag tatlo, meaning triangular ang kahiwatig. So, yan na yun. Triangular. So, puntahan natin yung tinuro ng bato. Bato na biak. So, kung makikita natin mga katiits, mula din dito sa ano, mula din dito sa isang puno na ito, ayan, yun yung anchor lock na bato na yan mga katiits yan, yung maraming butas yan, line up ang punta doon sa nakahati na mga bato, naka-blocky-blocky. So yung bato na yan mga katiits is parang ano siya, bilog na bato, biniak siya, hinati siya, ginawa siyang kwadrado. So, ito mga katiits, ito yung sa gitna ng yan. Ito yung sa gitna ng ano mga katiits, may triangular siya. Yan. Yan siya. So, doon tayo galing kanina mga katiits, yan. Yung may biak na bato na yan, papunta dito. Yan. Ito yung pinaka sentro niya sa gitna. Sentro siya din doon. Ayan. So dito mga katiits, may nakikita akong triangular shape nakaukit sa pinaka taas niya. Ayan. Taas may dot dito isa. So kung susukatin na itong triangular shape mga katiits, ibis natin to dito sa mangga. Tapos yan. At saka itong mangga nito. So ang deposito nito, malamang dito banda. Dito siya banda. Kasi ito yung dot niya eh. Pero, yun sa reading lang. Kasi kung ibis mo ito isang mangga at saka yung bilog na bato na biniakin na dihati, yan yung sa kanya doon, yung hinukay niya, nilinisan niya. So, ito yung reference niya. Kasi, ito yung napagitaan mga katiits eh. Yan, napagitaan dyan. So, yan yung makita niya. So, puntahan natin doon sa kabila. Kamismong puno kung may makikita tayong ano, counter sign dito. So, tabi-tabi po. Sadi-sadi, mahabilan tayo. So, yan. So, wala tayong nakikitang mga bato dito sa mismong puno niya. Yan. Wala tayong nakikita. So, may digtis na rin sila dito na wala rin silang nakita kahit ano. Yan. Dinigtis nila dito mga bato. So, wala rin silang nakita. So, ayan. Ayan yung bato na may triangle. Ito yung isang bato. Ah, isang puno na mangga. At saka itong isang puno na mangga. So, doon mga katiits, bisa ano, bisa aking na-reading, yung biak doon naka-align dito. Tapos yung sa gitna niya, yun yung may triangular na may dot na isa bandang kaliwa. So, ang angular nitong puno na mangga ng mga katiits ito, yan yung hinukay niya, nilinisan niya. So, ito mga katiits, nagdigtis sila dito. Nagdigtis. So, wala silang nakita sa initial hukay nila. Kasi puro reading lang. So, doon, may nakita rin tayong isang hukay doon sa may puno. Yun yung may engraved na tatlo. Pero parang ordinary lang din siya. So, wala rin silang nakita. Hininto nyo na lang. So dito mga katiits, itong digtis na ito dito, ito, itong puno na isang mangga na ito, kasama doon. Kasi ang mangyayari nito mga katiits, itong mangga na ito, pati ito yan, at saka yung may hinukayan dyan, nilinisan, ito yung same na triangular form siya. Tapos nakikita natin dyan sa mismong bato na yan. Yan kanina. Yan bato na yan. Yan, nakaukit sa dulo, yung triangular na naka-engrave na may dot. So, kung sundan mo, so dyan lang banda yung dot sana. Kasi hindi niya man siya umabot sa dulo. Kasi ito yung pinakadulo ng triangle eh. At saka yun. At saka yun. So, malamang dyan lang. Pero wala tayo nakikita dyan. So, ito, nagdigtis sila dito mismo. Wala rin nakita. Pero napapansin ko dito mga katiits, itong bato na ito, sa malapit sa digtis nila, meron akong nakitang marker dito. Napakagandang marker. Ayan. Ayun. Ayan, makita-kita nyo ba yan? Ayan.
So ayan. Nakita nyo ba yan mga katits? Ayan. Nakita nyo ba yan? Ayan, ito may mga holes yan maliliit. Ito hole. Naka-triangular siya. Nakita nyo ba yan mga katits? Ayan. Maliwanag, napakagandang sign. Ayan diba? Napakagandang sign yan. Malapit dito sa dibdib niya. So kung nakikinilinisan ko siya mga katits, meron akong nakikitang ano? Meron akong nakikitang ingrid na para siyang may mga guhit dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. May anim siya na guhit. Tapos yung pagkabilog niya mga katiets, ang ganda ng pagkabilog niya. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng pagkabilog niya. Ayan o, hindi yan ginagawa ng ano, mga katiets. Kumbaga ano na yan siya mga katiets, yung ano siya, kumbaga hindi na siya ganun maklaro sa sobrang tagal. Pero napapansin ko, pabilog siya ng marami, pabilog na ganyan na napakagandang forma. Tapos may mga ano siya, parang bamboo sign. So sa bilog niya, parang yun yung pinahiwatig doon mga katiets. Yung hinukay, yung biniak-biak na yun. So yun yung pinahiwatig eh. Sa center niya. Ayan o, sa center niya. Ayan, nakikita nyo? Ayan o, kitang-kita o. Sa center niya, nakatumbok siya sa sentro. Yung bilog na yun. So, puntahan natin mga katiets. Ayan. So dito, meron tayo nakikita sa isang bato rin. Na ano, na naka-pointer din yung dulo. Ayan o, naka-pointer yung dulo doon. At saka ito, malalim dito. Malalim. So yun lang, wala nang ibang nakaguhit. So puntahan natin mga katiets yung ano, yung hinukay ni Yang Col bago natin gamitan ng ano, para makita natin yung ano. Col, naisign dito na gwapo sa sign lagi ito di do itong bato nga katong gikulitan agi kalutan ninyo initial digtes. Sige madam, puntahan natin mamaya. So ito na yung tinumbok mga katiets, pinahiwatig nun, malalim na yun. Ayan. Ayan. So pinalinisan muna natin para makita. So yun. Kaya isa po na natin. Mga katiets din. Muna sila mga katiets. Ito mga katiets, i-clearing lang natin yung buong paligid para makita natin ang kabuhat. So kakaibang side. Target, gamitan natin siya ng wire gas na may ground sa lupa. So ayan, yun yung ground gas natin. So pwede na yun, pwede na, pwede na, ay palapit yun kayo. So ito mga katits, ayan kaya mo nakunig ako isa.
Pero problema na paghawit sa pagkot sa bato, pag dira sa simlak, naabot sa simlak liha. Oo. Kinanglan na kay Kwan. Ipusa na. Para dili ka maglibog kay hangin, ganao nimo, basig ikuan sa hangin niya, tabik-tabyog, paubos nimo jud. Paubos para ang bugat niya ubos. Labog sa ubos. Pailhan man na siya gasa iyang hatag pa nung ara. Tuyok na ko siya diha. Kinahanglan mo tuyok ka diha si ihang gaon para madala ninyo ihang kwan. Dito na. Simple mo balik siya di ay wala kibiti. Oh. Na siya di rin. Na gito no? Na di rin. Nasa dire. Na yan target dire sa tunga. Tunga git. No. Ay siya mulabay dito. Hangin kayo pero masugat siya, no? Kusog yung hangin rin pero sugat siya, no?
Tapos rag anaon raw Wala balik na ko siya sa gold. Sugi ka ang tere. Tukdon ako. 13 ano? Tukdon saan ako. 30 meters. So, punto natin siya sa pit na to. Sa pit. 30 meters? O, 30 meters na. Ang iyang itakok nga itas sa ilaw mo, nag-advance ng 30. Pero sa 15 diya, matakop niya po na. Okay. Ilan to? Deepness niya, deepness. So magsuka ta sa deepness. Diha ta pa dulo. So mo ni yang GX niya. So mo ni yang GX niya. So 1 2 3 4 5 ali di ko. 6 7 8 9 So, pag bukad siya, kung bukad siya, ibig sabihin, wala pa sa kabitos 19, wala na itakot niya doon dito. So, ang bilay under rin, mo na itakot niya dito sa iyang aura sa iyang gibukutin. Mo na siya itakot niya. So, ang iyang kasabutan na niya, so ang pagsukod sa deepness, minani. So mauna siya ang kana, mauna siya. Mauna siya ang lingin. So ulakaw kadre og 1, 18 ka tikang. Tikang. 18 ka tikang siya, 18. So ang iyang ilaw mo sa 18 sad. So mauna na iyang label siya ang dakop. So mauna na iyang kita sa unsa items. So muna na yung 18. So 18. So 18 feet. Feet na ha? 18 feet. 18 feet. So dire, nag-accurate sa pila ang 18 feet. So 3 feet equivalent 1 meter. 1 meter. So 18 man. 18. 18. 1, 2, 3. Ang pulo. Ang pulo is 3. 3, 4, 5, mga 5. 5 kamitros. 5 kamitros. So gamit taong mga 5. 5 meters. 5 meters.
Yan, 5 liters. So, i-advance na ito, 10. 5 meters. Sila ka ng 5 meters. Ana, abot? Daan ang taman. Ana? 5 meters. So, i-10 lang na ito, eh. 10. Para siguro madakop niya ang 18 feet. 18 feet, oh. So, kung mag-accurate siya, madakop siya, ibig sabihin, sakto. Kakusog kayo. So, direta. Oh, dakop siya. Dakop siya. Agidan no. Oh. Dakop siya sa 10 meters. So 10 meters 18 feet sulod siya. Sulod siya sa kwan. Sulod sa sol. Finish siya. Ibutang na ko lain ng items. Diamond. Diamond. Wala ko siya lihok. Lihok na kaya. Kasi paghihangan din mo kamay. Level na pa nimo wala gyud. Dili siya mobira. Okay. Kasi dia tumangga. Sila ipunit punuan. Dakpon siya dali. Tiyupon siya dali? Oo, tiyupon. Pero di niya makaya na kay. Dito man ako i-priority. Dool. Tundo na to. Thank you.
Dag lang ko nila, Ruel. Ruel Trinidad. So yun siya bali combination siya sa combination ng bunga ini mga sibo na wani paho itong mga katiits itong mangga na ito ayan lapitan yan kun yan oh lalo dito tatlo ang lupa ha tulo ka daktao tulo ka tao tatlo ang tumubo sa taas isang puno ito mangga sibo ito dito yun paho doon wani oh tatlo isang puno tatlo ang ano combination isa lang ang puno so ibig sabihin ginawa talaga nilang marker to ng mga Japanese Imperial Army. Ginawa to ng marker. So, yan mga kapits, yung ano, yung doon, na-confirm na natin yung site natin doon kanina. Na-confirm na natin na yung mismong may sign, meron siyang nakabaon. So, abangan nyo mga kapits, ang sunod natin na update. So, papakita namin dyan kung paano ang pagtrabaho. So, abangan nyo mga katits yung ano natin dyan na pagtrabaho para masubaybayan nyo ito mga katits high ground ito dito. So marami pa dito mga katits, marami pang mga nakabaon dito na ang inuna namin yung giveaways muna doon. So giveaways lang yun doon mga katits, yung nakalagay sa bilog na bato na may mga lock tapos tinapal tapos biniyak. So giveaways lang yun mga katiets, andito yung malaki banda, yung big deposit. So yun muna mga katiets, maraming salamat sa lahat po ng ano natin, na followers natin, mga viewers natin. So shout out sa inyong lahat, abangan ang sunod na pagtrabaho. Si Uncle yung... Shout out ayan, po ka Ruel. Ruel Trinidad. Ruel Trinidad. Yung mga kilala muna ano, yung mga kilala na mga nag ano rin, nag-scan. Si Juan. Sino yan? Ay, yung anak mo rin na ano, shout out mo rin. Public yan eh. Oba, shout out mga anak ko. Oh, mga anak na, pa, ano pamilya? Pamilya. Mga pamilya. Yung sa apelido mo? Nilias. Ah. Mga Nilias pamilya sa Nilias Kwan. Family. At saka yung anak niya na 44 Taibe, shout out sa'yo, Brad. Ingat ka palagi dyan sa tabak. Unit mo. So, sa Tabak Division po siya. Andat po siya ng Tabak Division. So, shout out po lahat ng mga nag-follow sa atin. Abangan nyo mga katets yung pagtrabaho natin dyan sa kanya, nakaalalay lahat. So good luck sa atin. So meron pa kami pupuntahan, so may pangalawa pa kami pupuntahan. So God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless sa atin lahat. Okay.